sa School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan, on Integrated Pest Management. Ginadara ka ninyo kang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 6, na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga, Aklan. Kaimaw ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6, kag Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Peste sa parayan, bunggan! Mayad ayat na kaagahan sa mga suki sa kahanginan diya sa istasyon DYKA para sa ating mga programa, ang School on the Air, RCEF, focus sa Integrated Pest Management. So sa ating mga ka-partner nga mga naga-implementar ka atong SOA, ilabi na gid ang API kag ang DA Region 6 kag sa atong mga LGU pag siyempre sa atong mga opisina, Office of Provincial Agriculturist, ginatamyo ko gid kang may ayad na kaagahan. At siyempre sa ating mga SOAS municipal coordinators, kag sa ating mga estudyante sa kahanginan, nasa diin ang ating schedule Webes sa Biyernes para din sa ating School on the Air. So sa kadyang kaagahan, bisita natin ang ating mga School on the Air municipal coordinators sa Banwa kag Patnongon, si Ma'am Ruby Pearl Timado. Si Sir Jovan Cabaya ang ating School on the Air Municipal Coordinator sa San Remeo. So ang ating mga topic ko sa kanyang episode mo ang Biology and Management kang Hilamon. So kamay pa nga padayon kita sa pagpamati ng ating School on the Air Webes of Awareness para sa ating estudyante sa kahanginan. So, tugro ko ng ating kaigunan sa kanyang mga kagawin sa ating mga eksperto sa Hilamon. Sige, thank you, Ma'am Edna. Good morning sa tanan-tanan, Sir Juan. Good morning. Good morning man sa ating mga maukod, kag matandes ng mga uma, na sa kanyang tiyo nagpamatigid sa ating programa. Sir Juan? Yes, I'm Robin. No? Good morning. Kag sa tanan nga nagapamati no sa atin nga programa sa IPM. Kag ginatamyo ko man gali ang mga Municipal Agriculturist Office, Sir Marcos Americano, kag mga staff, kag mga participants ko regyan sa Banwa kag San Remeo. May dayad nga aga. Team Ma'am Ruby, kamusta? Ano ang nabatsyagan mo kay atong pag-aistoryahan sa kanyang aga na nanungod sa Hilamon. Ma'am Ruby, ano gani aton ng paghahambalan sa kanyang aga? Okay, Sir Jovan, no? Kang nagligad nga si Mana, kung atin madumduman, atin ginahambalan ang party sa pag-manage kang Golden Cohol kag Malabaw bilang mga partyrian kontiste sa atin nga parayan, no? Sa kadya, atin liwan paghahambalan ang nahanungod sa kabuhi kang Hilamon kag kung paano natin tandarian ma-manage, no? Nga hindi gid makatuga kang pagkapyerde natin. Para kanimo, Sir Juan, ano bala ang ginatawag natin nga Hilamon? Ang Hilamon sang katanom ria nga diin ang ana benepisyo or kalidad wara nagid wala pagid na discovery kag sa kahilamon man di nga nagatubo sa lugar nga kundiin hindi kinahanglan, no? Wala hindi na to kinahanglan pero regyan ta nagatubo kag sa katanom ri a nga nagahupang sa mga activities, no? Nagasablog or nagadistorbo, no, sa mga tanong naton nga kung sa bagay hindi rin natin kinanglan pero rigyan sa nakaya nga nagatubo. Siguro Ma'am Ruby, ano gid bala no ang sa dalom, ang bottom line sa ginatawag nga meaning sa weeds o kung Hilamon.
Siguro, basahan ko na lang no, Ma'am Rubino. Ako na lang mabasa ang meaning. It is because one man's weed is called, could be another man's crop. And then, ang bottom line yung sina, no, Ma'am Ruby, to help and guide anyone to determine which one is a weed and which is a plant in a certain situation. Ano ko nung Ma'am Ruby sa imo, Abi, no? Kaya daw eksperto, gawa din mo yung karya sa amo dyang ano nga tap. Siguro, Sir Jovan, no, para kanakon, ang sa kada hirikuto natin, may mga kanya-kanya mga purpose. Limbawa, ang hilamon, no, sang katanom, nambali mo kay na, sang katanom nga makaharalit, pag makapanubo kang atin, production. Pero kung natin lang tawon, ang hilamon, may kapuslanan man sa ibang nga bagay. Pareho sa aton mga kasapatan, nga mo ang anda isara sa mga ginakaon, no? Nga mo rang ginasara nga makatugrok na nakangkabuhi, no? Ang hilamon. Pero sa kadya, atong paghahambalan ang hilamon sa paray nga aspeto tanang. Siguro amo ra no ang ginamin kara kang bottom line kang weeds natin gid. Sir Juan, sa atin naman an, ang hilamon o ang kadabagay, di ba may mga manarisari man nga mga kinaiya. Yang hilamon, ano balak ra ang mga pwede nang mangin anak kinaiya man. Doro git no doro doro ang ano na ang mga nagakalain yung mga hilabon yung nagatubo sa atin na kaumahan no siguro makonsider natin siguro ang paray-paray daw amo gidra ang one region no ang amo gidra ano ang kinaisara ang paray-paray kinaiya pero makadto na kita sa mga characteristic nanda ang prolific seed producer. And then rapid vegetative growth and maturity, ability to germinate and grow in a wide range of environmental conditions, effective means of dispersal and migration, possess extensive seed bank in the soil, and then possess dormancy. Amoram, Ma'am Rubino, ang mga characteristics ang weeds. Siguro ang ginaano natin, Sir Jovan, no, ang ginatawag natin na prolific seed producer, no? Ay ang ating nga hilamon, durot ang lakara pag-iwiun. Pero halimbawa, ang ating nga paray-paray, sunod sa mga study, may ang paray-paray natin nag-produce, no? Or nag-binhi, anakang 2,235 seeds, no? Okay. Per plant. Kada sana lang, Sir Jovan, sa kapuno lang, kung isipin natin, may 2,235 nga ano tanong yung karang binihi, no? Pang hilamon or liso, no? Average na lang ra, average na. Sa payong-payong natin, may 21,096, no? Kang seeds kada puno man. Ang sa pareho halimbawa ng ating mga lupo-lupo, siyempre, kilala niya ang ating mga manguma. May binhi, may tanakarian nga, milyonis, tanong Sir Jovan, ano nga, wow, ma-produce nga, binhi, 1,313,000 seeds, no? Amura ka-prolific kung mag-produce ng binhi ang ating nga ilamon. Nahambal man ni mo kaina, no? Lasig rapid vegetative growth and maturity. Lasig magtubo ka, magurang mantanda, no? Daw bago lang ang ana nga lifespan ng atin nga hilamon. Kag may abilidad magtubo bisan sa ano nga classic environment or palibot. Tinakita man natin, bisan diin lang kita mag-adto, bisan diin lang lugar, no? May mga hilamon gid nga naga guwa, no? Kaya mo ganit na may mga abilidad na nakarian. Abilidadan din, Sir Juan. Yes. Daw ako. Hindi, galit. Dahil ka, Ma'am Ruby. Lasig tanda magnuro, Sir Juan. Amura nga, ginano na kayo natin, no, ang means of dispersal. Dabla, bisan, ang umugan inamba lang kayo na, bisan diin lang. May makita, hindi ka nga, ilamun. Pag may mga kinaiya, tanda ka nga makatago or makapreserba ka nga nga, binhi nga, nagkatingala lang, malaki ka nga. Kita na nag-aralin ang mga hilamon nga jaman sa ating nga parayan, no? Nakang naligad, napatay rin rin, ano? Pero pag tanong liwan natin, liwan tanda, no? Kaya may kinaiya tanda nga
pwede tanda maka, tago kang andanga, binhi ng lakag, nagakaturog man nagalita ng mga binhi. So, Sir Jovan, nagaano ko? Nagakaturog man. Good, no? Nagakaturog or ang inactive, naga-inactive man ang binhi. Pero once nga makabatsa, ganit kainit, wow, nagakabuhi kita na Sir Jovan ang atin niya. Binhi ang atin ni Hilamon. Ayos Sir Jovan nga batsa kainit. Yes. Makabatsa, ganit kainit, wow, nagabuhi-buhi ang anang nga pag-inawa. Amo ganit ang Ma'am Rubino. Ay, Hilamon, ganit, nakabatsa ka, mag-smore ang tao. Siyempre, makabatsyag yun. Amore, ano? Ay, amo na galit, Ma'am Rubin. Ano, ang, ano no, ang kinaiyak natin mga Hilamon, Sir Jovan, no? Grabe, galit, no? Sobra pa ka natin. Pero may mga characteristics or mga kinaiyak, tanda. Sa mga kinaiyak, tanda na tayo na, ano, balakarang pwede nang mangin impact sa atin nga, ano, parayan. Okay, siguro, Ma'am Rubin, no, ang impact or itikto sa parayan naton mo nagapalambang ang aton produkto no manan na rin natin na ora ka ilang mo siyempre mahina ang produkto makita rin natin amo di ang kag-isa pa ang hilamon amo ang nagakompetensya sang sunlight sang init no sang nutrients sang abono natin nga ginasabwag natin sa atin uma para lang sa ating paray para lang sa paray bangod may mga hilamon syempre ibulen gagaway sa dakarian no and then kag tubig of course no kag and then nagapataas ang aton gasto pagi sa paggamit natin kang mga hilo no sa asuhol sa hilamon syempre kundi ta na madarari sa hilo, hilo. Syempre mapatawhan mo gid pagabot no para to nga ang atin para ay makasurvive and then nagapanaba man kang kalidad kang aton produkto sa nambal ko nakita kung apo di makaresulta barato nga presyo kung ginabaligya naton kung makita naton ng no kung makita naton nga duro ang ano diyan hilamon dyan sa atin, paray ko mag-arbi, siyempre, ah, bigado kaya produkto na, kung hilamon, hilamon, no? Ina ang baklanay, no? Kay naabay tanaram mo sa Pinasi, no? And then, kag ang hilamon, nag-aservi, iristaran pa at mga nasari-sari ng mga peste, pareho kang insekto, mga organism, organismo nga nag-dara, kabalatian, pareho sang ano, no? Na istorya ka nagligad no no nga mga balabaw kag iban pa nga makatuga kang panabasa ang aton nga produkto Ma'am Ruby ang muri ang impact no sa aton nga parayan ang hilamon tag Ma'am Ruby importante ba lang nga makilala naton ang mga klase ka hilamon Ma'am Ruby yes na yes gid Sir Jovan no tungod amo diyang aton basihan sa pagpili kag pagplano kung ano ang aton himuon para sa pagmanihar pang hilamon no para nga maka ano kita makaprodukto kita kang mataas kag maayad-ayad man isa na hambal nimo kay na Sir Jovan ang aton karang mga hilamon may mga manari-sari nga tanda karang mga klase no si sara kina sa nahambal mo is ang grasses nga ginatawag natin magkungan kita karang nga grasses, amura no, ang, or ang una galing nga klasifikasyon kang atin nga no, ginatawag natin nga morphology. Isa morphology kang atin nga no, nga hilamon morphology or forma, structure no, kang atin nga hilamon. Kasi magtingala ka mga atin karang ginatawag natin ay duro hilamon. Duro ang paray-paray, duro ang mga subsid no, pero tanda galing karian, mga may mga ano man manari-sari man no, nga mga forma o construction. Yung una nga ginatawag natin is ang grasses no. Kung magambag ito nga grasses amura ang hilamon natin nga may mga may ano tanan may buko no may buko tanan. Ang dahon diyan para nagagawa sa ano nga buko kang atin nga hilamon nga rian. Kag ang paklang kang dahon amura nagabaruron sa ana nga calm or stem kag ang dahon nga ato mga hilamon
mabugo, no? Ang halimbawa na karian, halimbawa ang ating mga ginatawag natin nga grasses, no? Amoy ang mga paray-paray, laaw-laaw, palagtiki, limba-limba, ikog-ikog, kalagtingan, kag duro pa nga klasikang hilamon. Di ang, ano pa, Sir Jovan, ang sarang morphology ng atin nga, no, nga hilamon. Siguro ang ikarwa, ano mo, no, salamat kay Ma'am Robino sa una. Ikarwa siguro ining ginatawag nga CGS. CGS. Di ano bala ra Ma'am Robino ang CGS nga ginatawag? Ang CGS natin Sir Jovan, amo ta na diyan handa nga mga stem no kun ang handa nga paklang amo yung nagapatriangle. Nagapatriangle ta na kagura ta na tanda kaya ti mga buko. Kung makita natin diya sa ating mga kung magagdug ka sa tramnana natin lang tawon natin kung ano ang klase kay lamon dito natin makita. Yung ginatawa natin ito pinang si Jess, no? Si Jess ang ura at ibukong. Pag ang may tatlo kapag uray-uray kang dahon. No? So makita natin lang ang dakarang dahon sa may babaw lang na yun yung part. No? Yung mga halimbawa ang ating si Jess, amo dyan ang sud-sud, payong-payong, borobotones, kag bungat-bungat. Kaya ano ka, Sir Jovan, ang sarang nga ano? Na morphology. Okay. So, laki na ito is ang process. And then, second, ikadwa is sedges. Siguro, ang ikatatlo is ang broad leaves, no? Ma'am Ruby, ano ganila ang broad leaves? So, amura, Sir Jovan, ang mga may malapad ng mga dahon, no? Sir Jovan, nakita ang mga sa ating atramnan ang mga hilamon ng mga malagpad ang dahon? Ay, kung hilamon lang si Raka eh, ang malagpad. Pero ano mga, hilamon, ano mo, mga nakilala mo rito ng mga, mga hilamon na may malagpad ng dahon? Ay, dumdumon ko. Ano yung mga Rubin doon? Pero daw na sila gin sa pinsar ko ang hambal mo black na itong mga lupo-lupo to kay daw familiar ano kay daw ginagamit ra gin datula gidman no ang lupo-lupo no kag siguro makahiyang lalaki kung may lalaki siguro makahiyang lalaki but silingon Ma'am Ruby may makahiyang babae man na broadly ay pareho kanimo no mahuyen no and then base ano jo ano ma'am kami ka ang makahiyang lalaki. Malanggit ka lang, Ma'am Ruby, no? Ma'am Edna, no? Siguro, mahambala ito ang broad leaves. Mga examples, ng lupo-lupo, mais-mais, kahoy-kahoy, sabilaw, kangkong, dagmay-dagmay, kag-lusiman. Amura siguro ang mga examples ang broad leaves, Ma'am Ruby. Basta may dugang ka, Ma'am Ruby, aside sa ako niyang hinambal. Basta nalipatan ko lang. Ngayon, daw mo lang man ang kalabanan natin yung makita, Sir Jovan, no, sa ating mga parayan, mga paparayan, no? Ang labi na gid ang ginano natin mga mais-mais, balara. Dahil mo lang daw laban nga makita natin yung mga broad leaves natin, yung mga klasikang hilamon. Yung ating galing, Sir Jovan, yung mga, ano, yung mga hilamon, may kanya-kanya matanda nga ginaistaran. Ano balarian, Sir Jovan? Aquatic. Mambal siguro kita nga aquatic. Pero Fermi lang guro na namian na ano, basa. Na basa, word nga, nga aqua, no? Siguro gusto niya Fermi basa-basa. Pareho kang, ano, no? Nang example na abi ng mga pangkong. Gusto na tanari, mm-hmm, ano? Nga ang aquatic nga, ano, nga plants or seeds, weeds, I mean, no? Plants that can emerge and grow in very wet and submerged soil. Okay, gusto na pinimik kaya basa-basa. Pero may mga Ruby. No? Yeah, basa-basa. Pero siguro kung initra, siguro malaya. Kaya, pero amura ang ana nga. Ano? Yes, kung rat ito. Amura ginakulian. Ano? Di, kita nga mga mangungumat, ilantawan tagid, no? Ang atang mga tramnan. No? May mga dyan, mga hilamon digyan nga dali kay kung amor pirmi na uli ana dali sa pirmi magtubo yan kadi mag spread no? Nami ang kabuki yes nami ang kabuki ti basi may jan ka pa Ma'am Ruby din pagid iban mga hilamon nga nagauli semi aquatic no dry land plants with some tolerance to submerge or dry and to wet
they can survive, no? Sang dry and wet, no? Maraman or basa, pwede ta naka-survive, no? May mga tanong, may mga hilamon nga amo kriyan. And then terrestrial, no? Dry land plants, no? But siguro sa mara lang itana, they can survive, no? Sa mara. And then and dari ang lifespan, no? Labi na sa mga annual weeds, no? The whole year round cycle, they can they can survive, no? Amo diyang annual, no? Ang weeds that complete their life cycle in 1 year or one cropping season, no? Di amo diyang gumatawag nato, no? May mga hilamon nga amo kariagid, no? Nga diyan lang tanap for me. Hindi gid mahalin yan, no? Gapa mo nga tanap kariya. Ano pa gid, Ma'am Ruby? May diyan ka pa gid. Abi nga, kasi nga, anong klase mga hilamon nga pwede pa ni mo ma-relay, no? Sa atin mga mangunguma. Sige, Sir Jovan, no? Ang madugang kuguro nga may mga hilamon kita, Sir Jovan, nga mga lawig ng mga tinuig dyan, gihapon, tanda, no? Amor, siguro ang inatawag natin nga, perennial weeds, no? Amor, ang kabugi na bala, sobra, tana. Dalawa katuig, magkakabugi, tana, atin nga, hilamon. Amor, ang kabugi ng atin nga, mga hilamon. May annual, no? Sa cropping season, mapatay rin pa na. Perennial, no? Mga hilamon nga nagkakabugi sobra sa darwa ka tuig. Paano bala natin rin i-manage ang mga hilamon sa ating parayan? Siguro, Ma'am Ruby, ang isa kahimuon natin, no? Para nga mag-manage, ma-manage natin ang mayad kapag manage ka atin nga uma, use clean, high-quality seeds nang dapat magamit kita sa limpyo, no? Nga high quality seeds, oh, de kalidad. Oh, de kalidad, oh, and then diyan kariya matawag nga pure or oh, relatively pure, and then have fewer weed seeds ng ano kami ni Sir Jovan, no? Siguro kadya maano natin, no, iti daw kalabanan ba kaya Sir Jovan ginapanugroon sa ating mga farmers kadya ang ano, no, ang high quality seeds, no, certified seeds. Ti ano bin natin, ilang taon natin kun makabulig ra sa atin ng mga manguma. Sige, Sir Jovan, padayon. And then ora ita natin ano, or my seeds, my weeds man pero gamay lang, no, gamay lang kid, parang itaen kun baga. And then free from visible seed-borne diseases. Dapat ang atin nga seeds nga ginatanom dapat ura ti ano, ang ura ti mga disease, ura ti sakit, eh, no? Dapat amo ganira nga use high quality seeds kay ura ti sakit, and then full and uniform in size, dapat pare-pareho gid. Dapat patas-patas ang itsura, ang anang size. And then at least 85 germination rate. Daw mura siguro, no? Isa manami nga pag-manage amo di ang dapat use natin ang quality seeds, Ma'am Ruby. Kag ginatawag natin na tanda, Sir Jovan, siguro nga high quality seeds, no, to nga naka nagaagi kita na sa ano, sa mga ano natin sa pareho sa mga laboratory natin sa mga NSQCS, no, yung mga process tanda diyan para nga ma-consider or matawag natin tanda nga di kalidad or high quality nga mga binihi natin. Amura ang ginapanugro ka natin sa kadya, no? Harus tanan yung mga farmers, kagaharos tanan dyan sa probinsya natin, nagagamit rin kang high quality seeds, no? Kaya mo dyan ang sara natin na pwede mahimo para nga ma-manage natin, no, ang mga hilamon. And then isa pa rin siguro, ang good land preparation, no? Dapat git nga i-preparahan tagit, no? Kaya hindi ang pwede nga matanam din mo, tapos hindi malimpyo yung mga tanam. Kay kung limpyo, syempre, makabulig siya, mag-control ka weeds, no? Para itong mga ano, tumapatay ko ang mga weeds na present malubong. Sa ato. Yes, malubong. Sa, ano, hindi, malubong hindi mapatay. And then, mag-separar, no? Sa ato nga, no? Ang shoots kang ano sa mga sa gamot kon insakto, no, pagprepara natin, Sir Jovan,
yung ating taramnan na, no, or kung ating lupa, maano ta na to, malubong. Or ito, hindi bala sa una natin, ano kura, ang una natin yung arado, no, inabaliskad natin, tanda karianti. Ang ating mga hilamon, may tendency nga malubong, tanda rito, no, kag kung sa diin, magasi parara ang handa nga, shoots, sanda nga, gamot o kon roots, no, na nag-ano rian, nag-encourage sa pag-germinate, no, kang mga, ano, kang mga binihi ka atin nga hilamon. Nag-amorian ang naga ano kun nami ang pagprepare natin, may tendency nga maano natin malikawan ang pagtubo ang mga hilamon. Amora ang pwede man natin nga mahimo para nga malikawan natin ang pagduro kang hilamon sa atin nga karamnanan. Sir Jovan, do ginakabusin kita sa atin nga oras, no? Manami padaad magano mag-lecture. Wala pa natapos ang atin nga, ano, no? Duro pa ang sunod natin nga pwede mahimo. Okay, padayunon lang natin riyan sa sunod pagid natin nga episode, no? Or schedule ng atin nga pag-air ng atin nga School on the Air on Integrated Pest Management, no? I-review ko na rin natin kung ano ang ating ginhambalan, Sir Jovan. Ano bala to? Okay, ang ating ginhambalan, no? Ating topic, no? Biology and the Management of Weeds. And then, ma'am, ang makita natin dyan is characteristic of weeds is ang anang morphology, habitat, kagayon ng lifespan. And then, under sa morphology, amo dyan may tatlo, no? Characteristic ang ano ang weeds, grasses, sedges, and broadleaves, ma'am Roby. Gina naman natin, Sir Jovan, no? Lugang ko lang ang characteristics kung ano nga makinaiyak ang ating nga hilamon kag ang sa kadya ang ating nga ginanan ang kung paano natin i-manage di pero kadya na tapos Sir Jovan, no, ipadayunon natin sa sunod natin nga episode kay kulang gilang atin nga tiyempo kag oras, no, ginakabos rin kita. Sige Sir Jovan. Sige Ma'am Ruby, salamat sa tanan nga nagpamati sa kadya nga aga. So, rinke lamang magatakop ang ating pag-eskwela sa kaninan. Salamat din kay Ma'am Ruby Perpimado, kay Sir Jovan Cabaya, parte sa ating topiko sa kadya, ang tabuhi at ang pagmanihar ng ating mga hilamon. So, sa ating masunod na episode, palayo natin nga pamatian dyan sa Rumaan na Adlaw, Biyernes na Adlaw. So, salamat sa inyong pagpamati diyang inyong programa ang Kadaragan ng Agrikultura sa West of Visayas diyan si Inday Edna mayad-ayad din nga aga sa tanan. Kapunang kapamati sa School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Gusto nga pagdumara ka mga peste kag natural nga kaaway sa parayan. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Ginadara ka ninyo kang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 6, na nahamtang sa Aklan State University Compound, Banga, Aklan. Kaimaw ang Department of Agriculture, Regional Field Office 6, kag Office of the Provincial Agriculturist. School on the Air, Eskwelahan sa Kahanginan on Integrated Pest Management. Peste sa parayan, bunggan!